Alright, so andito na naman tayo mga bossing. Tignan po natin kung ano ang bagong NFT game na nahanap natin today. Siyempre, naghahanap tayo ng mura or mas okay kung libreng NFT game para makapag-earn. So tignan natin to, i-check ko para sa inyo kung ano ang Genopeds at kung paano tayo makakapag-earn ng walang nilalabas na pera. So, dyan lang po kayo. Stay tuned at panoorin nyo to. So, ayun na nga mga bossing. Titignan po natin na dito kung ano ang Genopets. Now, bago tayo pumunta doon, ito ang official channel ng Genopet. Yung i-discuss ko sa inyo, yung introducing Genopets, nandito din yung link. Ilalagay ko yun lahat sa description box. Sa baba ng video, andito din yung official website, yung Telegram community nila, Telegram announcements, Twitter, Reddit, at of course, yung pinaka-importante, Discord. Ilalagay ko lang din sa link sa baba kung ano yung mga channel, so puntahan nyo na lang mamaya. So guys, sabihin ko lang na ako ay naghahanap lang ng NFT games pero hindi ito like financial advice or like do your own research pa rin and invest what you can afford to lose kasi napakaraming NFT games na scam, rug pull. So ito ay makatulong lang sa inyo kung saan kayo mag-start and then after nitong review at check natin kung anong Genopets, i-review nyo rin. Kung feeling nyo okay siya or legit siya, then go ahead. And of course, still, triple check nyo. So yun, Genopets, this will gonna be the world's first move to earn NFT game powered by Solana. So Solana is one of big names under crypto world. So overview lang tayo guys, mabilis lang. So your digital familiar. Familiar is parang mga summon, spirits, animals, kung ano-ano na yung companion mo. So your digital familiar, Genopet is your NFT spirit animal encoded with your personality and fitness data. So dahil ito ay move to earn. So stay active with health wearables to guide the destiny of your Genopet and unlock your full potential as you evolve or it evolves. So, wearables, pwede din namang apps na pwede mo i-download sa phone mo. Parang pareha siya ng Pokemon Go. Kung naalala nyo yung Pokemon Go, meron pa rin naman siya ngayon. So, napakaganda ng Pokemon Go nung pag-launch noon. Ang daming Pilipinong lumabas at naglaro ng Pokemon Go noon. So, ang saya-saya. So, ito, the same lang din nun kasi sabi dito, the world's first move to earn NFT game. So, yung Pokemon Go move to play. So, maglalakad ka, hanap ka ng Pokemon sa labas, tapos huhulihin mo. Ang kinaganda dito, ito ay, sabi dito, role-playing game. So, kung nakapaglaro ka ng RPG game, so meron tong nagle-level up, i-check mo yung skills, stats, para may base stats, dadagdagan mo pag nag-level up ka. So, importanteng mag-level up yung Genopet mo. So, sabi dito, a true role-playing game, Genopets is the first move to earn MMORPG that rewards you for exercising your mind and body. So, transform your real-life movement to key tokens to use in battle, craft valuable items, and upgrade your Genopet style and performance. So yun nga yung sinasabi ko, hindi lang pala siya basta-bastang RPG game. So MMORPG siya. So same with example Ragnarok, MMORPG siya. Siguro pwede mo makasalamuha yung ibang player while moving, while earning. So abangan natin yan. So, of course, merong battle arena. So, enter the battle arena to compete in fast-paced minigames. Sharpen your reaction time, memory, and overall cognition to become the next arena champion. So, probably, of course,
Kung magko-compete ka sa battle arena, kalaban mo i-player, parang ang Pokemon, no? Diba ganito yung sa Pokemon? Dito yung player, yung sa'yo, tsaka dito yung sa kalaban, tapos magbabattle kayo. Sabi dito, play for keeps, reap items, so makakakuha ka ng items, movesets from your defeated opponent. So, importanteng makikipag-battle ka. Siyempre, kung makikipag-battle ka, importanteng malakas yung pet mo. Kaya kailangan mong gumalaw ng gumalaw, maglakad, para maka-earn ka ng experience. So ito, play to earn. Summon your Genopet for free and start trading your sweat for key. So yun na nga, kailangan mong gumalaw. And there are countless ways to earn in Genoverse. Trade crafted items, accessories, movesets, and land on NFT marketplace, or just trade your key itself on exchanges. So, habang gumagalaw ka, makaka-earn ka ng experience at key. Ito yung sa free-to-play, ah. Experience at saka key token. Tapos, pwede mo siya i-exchange. So, later on, guys, titingnan natin kung paano ba yung free-to-play at paano yung mga pay-to-earn o ganyan. So, tingnan natin kung paano yun. So, ito yung roadmap nila. Tinignan ko na to last time. Kaso walang date. Maganda sana kung may date yung roadmap, no? Para makita natin kung kailan to mangyayari. So, phase 1, nurture and evolve. Mint your Genopets as a representation of you. Earn key tokens daily as an early adopter. Train your Genopet and build it a home. So, itong mint your Genopets as a representation of you. Sabi sa Discord, mga fourth quarter, ngayong year. So, expect natin mga December, pwede na to. Itong phase 1. So, phase 2, battle and NFT marketplace. So, battle with friends in cognitive mini games. Collect and trade rare NFT in-game items and abilities. Participate in the prediction market as a spectator. Sa totoo lang guys, na-excite ako sa ganito kasi ito yung kailangan ko. Kailangan kong maglabas-labas at maglakad-lakad para makapag-exercise. Kasi minsan kung ang hirap hanapin yung sipag. Though gusto mo naman maging, of course, physically fit at healthy, minsan andyan yung katamaran eh. Mas okay na humilata. Tapos, siyempre, may mga laro din na nakahiga ka lang, laro-laro, katulad ng Axie, makakapag-earn ka na. Pero minsan, kung isipin mo, nakaka-boring din at kailangan mong gumalaw-galaw. Ito, sisipagin ka na. Pag gumalaw ka, makaka-earn ka pa rin. So, inabangan ko rin to. At tignan natin, bibigyan ko kayo updates moving forward kung ano-ano ang meron sa Genopets. So, para mauna tayo. So, phase 3, real world integration. So, move to earn, receive key for staying active, integrate with wearable and health data sources. Chine ko to, Fitbit. Fitbit is like an app na pwede mo i-check sa yung health data sources. Pwede mo i-link dito sa Genopets. Fitbit is an app, meron ding Strava. Hindi ko pa na-check yung Strava, pero chine ko yung Fitbit na sa Google Play Store, check nyo rin. Para lang siyang makikita doon yung kung gaano kakalayo naglakad, kung gaano yung calories, may water din, parang ganun. So, check nyo mamaya. So, upgrade your Genopet by importing your biometric data using a zero-knowledge protocol. Not sure kung ano ibig sabihin nun. But moving forward, kung gusto nyo guys maging updated, sabi dito, join the public beta waitlist for early access. Lagay nyo lang yung email nyo. Then, yun. Probably, magkakaroon kayo updates from Genopets. So again, this is powered by Solana. And dito din sa website nila makikita mo yung sa Twitter nila, Discord. Hindi ko alam kung ano yung M. Ito ata ay Reddit. So pwede nyo rin i-check. But again, guys, ilalagay ko yung link sa baba. Unahin nyo yung link ng Discord kasi under
question sa Discords, makikita nyo rin yung mga links doon para makita nyo na legit yung mga link na pinost ko. Pinopost yun ng mods or yeah, moderator ng Discord doon sa questions section ng Genopet sa Discord. Siyempre, of course, kailangan natin maging maingat sa mga links na kiniklik natin. Pero yun nga, legit naman yun, so no problem. So going back guys, hindi ko mai-discuss lahat pero sa susunod na mga araw, magpo-post ako ulit ng video. Chachaniin natin kung anong meron dito sa Genopets. So, overview lang ng website muna. Tapos, itong sunod, introducing Genopets. This was posted 27th of August. So, 7-minute read lang. Pero, mabilisan lang din. Check natin to. Lalagay ko rin yung link, of course, nito. Dun sa baba, sa description. So, check nyo. So, again, the world's first move to earn NFT game, incentivizing active lifestyle. Kakalaro natin sa loob, work from home, lagi tayong nakaupo. Tapos, syempre, after ng work na work from home, chill, nood Netflix. So, wala na tayong masyadong exercise. So, okay to. Habang lakad mo yung aso mo sa labas, bisitahin mo yung kaibigan mo sa labas. Basta lakad ka lang, makaka-earn ka. Ito, meron kang rason para maglakad-lakad. So, what if you live in a world that rewarded you to simply taking care of yourself and staying active? Di ba wala ka nang hahanapin pa? Healthy ka na, may pera ka pa? Yan, parang intro lang nila to. So, hindi ko nababasahin. Dito tayo sa The Game. Genopet is a play-to-earn NFT game on Solana for the nurture and evolution of your personal Genopet. Your digital spirit animal. Keep your Genopet in your pocket everywhere you go. So, pwedeng-pwede. Of course, sa cellphone to. Sa mobile phone. Lahat naman may mobile phone. Touchscreen lahat. May internet. Halos sa unlimited internet. So, ayun. Lalo na sa ating mga taga dito sa Pilipinas. Ito, kaya tayo ata yung pinakamaraming gumagamit ng mobile phone online. Lagi tayo nasa social media. So, gawin nating pagkakitaan yung internet at cellphone natin moving forward at healthy ka pa. So, sabi dito, Genopets combines the nurturing and evolution of Tamagotchi with the training and battling of Pokemon in a synchronous puzzle games or puzzle mini games. So, pinag-combine siya, Tamagotchi, alagaan mo yung pet mo, tapos training and battling, katulad sa Pokemon. So, summon your Genopet and soar through the neon Genoverse as you explore hidden terrain, unlock magical realms, craft mysterious items, and battle with friends around the world. So, here's how it works. So, move to earn mechanics. Move to play plus play to earn is equal to move to earn gaming. So, ito yung ano nila. Sinasabi nila sa introduction. So, Genopet is a free-to-play NFT game on Solana. Sabi nila pag Solana is legit daw yan lagi. So, malaki din yung ano ko dito. Tiwala ko dito na legit tong Genopets kasi under ng Solana siya. But again, guys, this is just a review coming from me to start your review as well. So, you need to do your own research, of course, and invest what you can afford to lose. Pero, sa ngayon, punta tayo dun sa free-to-play muna. Huwag muna dun sa pay-to-earn. Free-to-play and earn. So, meron din silang pay-to-earn. Check natin yun mamaya. So, Solana makes it fun and rewarding to live an active lifestyle. Genopets use data tracked by your smartphone or fitness wearables to advance your Genopet NFT in-game. So, the same with Pokemon Go smartphone gamit. Natatrack nila kung asan ka sa parang merong map. Lalakad ka, lalakad din yung player mo dun sa game. So, ayun. So, we've coined the concept of move to play, meaning Genopets converts your real-life movement into experience. XP is experience dun sa mga bago sa MMO at RPG games. To progress in-game. So, we replaced traditional sedentary video game grinding time spent tapping on screen and checking in your physical activity as you go about your day. So, instead of nakaharap ka sa TV, tap-tap lang dyan sa
sa keyboard mo, sa console nagagamit mo. So yun, instead of tap tap, lalakad ka. So now your hard-earned in-game progress acquired through walking around all day can be traded as an NFT. NFT is non-fungible token. Example ng NFT is yung pet mo, pwede mo siya i-trade. Pag-aari mo siya, mara-register siya sa blockchain. Hindi ko na i-discuss kung ano yung blockchain at further information about NFT. Pero NFT is something you own. Kung nakuha mo siya ng libre or nabili mo, you own it. And registered siya sa blockchain. Blockchain is parang record digitally ng lahat ng NFT game. Or, sorry, NFT. Anything na pag-aari mo. Pwede mo siyang ibenta, i-trade. Tapos, non-fungible token siya. Parang crypto din. Pababa, taas ng price. Depende sa market. At market value, sabi dito. So, creating the first move to earn NFT gaming experience. So, game elements. Ito, importante to para malaman nyo din kung ano-ano meron sa loob ng game. Pero, syempre, mabilisan lang. So, meron tayong Gene token. Ito yung fungible governance and staking token. Ito yung para sa stocks, sa example sa stocks, pwede kang mag-invest dito at as an investor, may say ka tungkol sa project. Kunwari, kung may voting o kung ano-ano mang pagdedesisyonan nila sa dev, sa may-ari ng Genopets, at may say ka, depende of course kung gaano kalaki yung hawak mo na Gene token. So XP ito yung sa experience ng Genopets, of course. Habang naglalakad ka, maka-earn ka ng experience para ma-level up mo yung pet mo. So key token, so fungible in-game reward token earned by players. So pwede mo, sabi, pwede mo siya exchange para maka-earn ka. And then Gene crystal. NFT is crafted using Gene and key used for accelerating and directing Genopet evolution. So para to yung mga evolution stone sa Pokemon siguro, para pwede mo siyang i-evolve. Binasa ko na to last time. So yung Gene crystal, pwedeng fire, wind, kung saan mo i-direct yung evolution ng pet mo. Kung fire stone of course, or fire crystal na Gene crystal, of course magiging fire type Genopet yung pet mo. Skills niya is fire type, mga ganun. So what is a Genopet? Genopet is a generative NFT, sabi ko nga ma-own mo siya, that evolves, can be upgraded and customized as you level up in game. Your Genopet NFT is free and is minted as an infant. So maliit lang, katulad sa Pokemon, simula sila sa maliit tapos mag-evolve eventually. Over time it will increase in value as you invest time and effort to augment its type, battle performance and aesthetics. A Genopet evolves with experience. So kailangan maglakad para maka-earn ng experience tapos pang-evolve mo sa Genopet mo. And its evolution is guided and accelerated with Gene crystals. Importante din tong Gene crystals para maka-evolve at of course mabilis ang progress ng Genopet mo. So what is Gene token? Yun nga, yung sabi ko kanina, hindi ko na masyadong didiscuss to. Basta token to, staking governance token. Pwede ka din mag-invest dito. Of course, ang inanap natin eh mababa at sana libreng way para makapaglaro at the same time makapag-earn. Pero kung may budget ka, pwede ka rin bumili ng Gene token. No information yet on when it will gonna be released. But oo, abangan natin. So update ko ayot ko ulit kayo guys kung kailan yan. So what is key token? Key token is fungible in-game reward token that you earn when you purchase a habitat. Parang land siya. Use key to evolve your Genopet, alchemize crystals, generate new habitats, and battle other players. So yun nga, XP. So Gene crystal. Habitat is where your Genopet lives and evolves. May bayad to. So kung later on, tignan natin kung paano yung walang bayad. So ito na nga. So economic flywheel. So Genopet economic flywheel is built on a first of its kind model where both free to play and playing
players have opportunities to earn income. We call this the dual earning economy innovation. Tinawag nila tong dual earning economy innovation kasi nakaseparate siya into two. Palakay natin. So, meron siyang free to play at saka pay to play. Of course, free to play and you will earn, pay to play and you will earn better kasi nagbayad ka, di ba? So, dito tayo muna sa free to play. Ito yung start niya. So, new player, acquire ka ng Genopet. Two option to acquire Genopet. So, mint for free. So, wala kang babayaran. Pwede kang mag-mint ng libre na Genopet. Or, ito yung may babayaran ka, buy existing on marketplace. So, after nyan, pagbaba, dito tayo sa free player. So, as a free player, nakamint ka na ng libre, mag-grind ka na without habitat, yun yung bahay ng Genopet. Later on, check natin kung ano yan. So, pwede ka rin mag-PBP at saka PBE via exercise. Steps is equals to XP. So, yung sinasabi ko na nga, kailangan natin gumalaw at maglakad para maka-earn ng experience. So, after mo mag-PBP at PBE via exercise at steps or maglakad-lakad para maka-earn ng experience, you can upgrade your pet, evolve, and customize. So, 10,000 experience is equals to 1 upgrade. Hindi ko lang alam kung gaano kabilis maka-earn ng experience habang naglalakad. Pero ito yung need mo. 10,000 experience is equals to 1 upgrade. Tingnan natin alam kung yung upgrade ba ng sinasabi is evolve or level up. So, abangan natin yan. Tapos, after nyan, pwede mo siyang isell. Sell Genopet. Of course, sa marketplace. So, makaka-earn ka na. Pwede mo nang ibenta yung Genopet mo. Tapos, after nyan, balik ka dito. Buy existing on marketplace. Tapos, free to play ulit. So, paikot-ikot lang. Benta mo yung Genopet mo. Bili ka ng bago. Tapos, ayan. Tapos, dito naman tayo sa pay to play. If ever man may budget ka for this. So, purchase habitat. Purchase mo yung the same with land sa ibang NFT games. So, paid players, with purchasing habitat, you can grind, you can do PBP, PBE via exercise, the same with free players. But with having a habitat, you can daily earn key. So, key is yung earn token. Dito sa free player, wala akong nakikita na pwede kang maka-earn ng key. Experience lang. Pero, check natin yan kung ano yung mga further updates nila for free players. Kung ano, aside from what we see here. So, check natin yon later on kung meron pa silang updates. So, aside from earning key in owning a habitat, you can also be boosted by staking gene. So, of course, kung mag-pay to play ka, so okay din mag-invest to get gene tokens. So, ang steps mo sa free player, ang steps is equals to experience. Pag meron kang habitat, ang steps mo is equals to experience plus key token. So, sa baba ng grind, kung meron kang habitat, so craft habitat, pwede ka mag-craft. So, upgrade and generate new habitats. So, 10 gene token plus 200 key plus 2 crystals is equals to 1 habitat. Ito yung need mong i-grind. So, need mo magkaroon ng 10 gene token. We don't know yet how much per gene is. Pero, abangan natin yan. Plus 200 key. Madali lang to kasi mag-steps, maglakad ka lang. Magkaka-earn ka ng experience at key token. Plus 2 crystal. Check natin kung paano mag-craft ng crystals. So, is equals to 1 habitat. So, ito, craft crystals, crystal type determined and generated by habitat. So, 4 gene, ito yung pag-craft, kailangan mo ng 4 na gene plus 150 key is equals to 1 crystal. So, laging kailangan ng gene. So, sana mura yung gene, tas makabili tayo ng murang gene. Eventually, kasi magmamahal yan, of course. Kasi nabuburn siya lagi in crafting habitat and crystals.
Tapos, after nun, pwede mong isell or lease yung na-craft mong habitat. At yung crystals, pwede mo din isell o use to craft habitat. So, after nun, of course, upgrade mo yung Genopet, evolve and customize. One crystal is equals to one upgrade. So, hindi mo na kailangan ng 10,000 experience. Pero kung gusto mo, pwede din mag, instead of using crystal to upgrade, you can do 10,000 experience and sell Genopets. So, ayun na nga guys. So, aabangan natin more information about free player. Okay naman siya, di ba? So, pag mint mo ng free, as a free player, you can grind without habitat. You can just walk around, tapos earn experience. Pag naka 10,000 experience ka na, is equals to one upgrade. Sabi dito, one upgrade lang. Pwede mo nang isell yung Genopet mo sa market. So, ayun. Ang importante guys, makakapag-earn ka ng libre na wala kang ilalabas na pera. So, kailangan mo lang magpagod of course. But treat it as an exercise for your health. Maging physically fit. Basta lakad lang. If you have time, lakad. So, wala ka namang ilalabas na pera. Wala naman yung problema. Makakapag-earn ka at the same time habang ginagawa mo yun. Alright, so maraming salamat guys. Later on, magpo-post ulit ako ng video tungkol sa Genopet. Kung ano pa ang meron sa Genopet, marami pa. So, sabi ko nga sa inyo, chachaniin natin kung ano ang laman ng Genopet. Tapos, meron silang announcement sa Discord channel nila to get an egg, a Genopet egg. So, tignan natin yan. Later on, ipopost ko kung paano yon. So, abangan nyo guys. And maraming salamat sa pakikinig at pag-stay sa video na to. Alam ko mahaba, but ang importante eh, natuto tayo kung ano ang Genopet. Tapos guys, again, i-review nyo din kung ano ang Genopet. Again guys, do your own research. This is not a financial advice. Nagre-research lang ako ng mga NFT games para sa inyo to start your research as well. So do your own research and invest what you can afford to lose. Ingat lagi tayo sa mga scam. Huwag nyong ibibigay yung mga seed phrases nyo kung kanino man, especially online. So, keep it safe. And again, maraming salamat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka ng mga para sa mga updates in the future tungkol sa mga libre at mga murang NFT games na hahanapin natin para sa inyo. So, maraming salamat again and hope to see you soon. Bye-bye.